Edman, parang ang saya naman dyan sa neighborhood nyo, sir. What factors did you consider when choosing that particular neighborhood nyo? I'm guessing a combination ng distance from city center versus housing prices. Hula lang talaga. Please enlighten us po. Ingat palagi. Hindi natin alam, pero mali mo, makalipat kami sa mansion. Mansion! Mansion. So, ayan. Kamusta naman kayo dyan, mga ma'am, sir? Yan, so dumating na daw yung mga neon lights. Pakita ko sa inyo. Para dun sa bar. Yan, ay. Tagal-tagal. Kailan ba ako uling nag-vlog? Sana nga, di ba, everyday? Wow, feeling. Sa atin yung ilaw. Ayan. So, nung last time, di ba? Yung last video ko yata, wala pang mga epektos dito sa... Ang tawag dito sa bar. Napakita ko na ba to? Ayan, so bumili kami ng painting. Painting? Ayan, hindi siya painting, parang picture lang. So basta yun, mukha lang ano, ayan. Sa rose. Ayan. And then ito rin. Mga pasabit sa ano, di ba bar na bar lang. Ayan, sa rose din yan. And then ito, antayin nyo ha. Neon lights yan. Patayin natin yung ilaw ulit. Pakita ko sa inyo. Ay, pag ba? Di buha, bar na bar lang siya. So, ayan. Ay, ba't di masyado makita? Pero yung nakasulat dyan, pakita ko sa inyo. Lahat yan, sa Amazon lang yan, guys. Pero kulang pa, kasi kung makikita nyo, kulang dyan, no? Tsaka dito. Which is, dumating na, kasi bumili ulit kami sa Amazon. Ayan. Ito, itong hindi masyado makita. Bakit ganun? Baka niloko ko, ha? Pag neon, dapat kita yan. Good vibes. O, di mo. Then yan, mga panik-anik. Tapos ito, mga alaklakan. Meron tayong ano dito, soju. Tapos itong ruleta, shot. May mga shot glass. And then, wine glass. Yan, mga ito lang. Tapos itong ilaw na to. Ilaw siya para sa mga art piece nakatapat dyan para naman maganda tingnan at doon. Ito yung isa. And then, ito, di ba Pinoy na Pinoy. Ito yung napanalunan ko sa, yun nung sumali ako doon sa Seafood City na contest. Ito yung panalo, tsaka mga bucket, nandun hindi ko lang na-display pa. Ayan, tapos ito binili rin sa Amazon para sa yellow. And then itong mga coaster. Ayan, okay. Tibuha. Okay ba? Maganda to pag gabi kasi madilim syempre. Ngayon tanghaling tapat kaya liwanag pa eh. Yan. Tapos ito, pakita ko sa inyo. Ano ba itong binili ko? Ang itsura ko. Ayan. Pakay kasi ang buko eh. Hindi pa ako nakakanap ng barbero eh. Okay. Yan. So dalawa. Kabit na natin. Neon lights. So ito, color green. Ito siya. Yung cactus. Kasi wala akong green dito eh. Kabit natin. Kasi itong isa... Kasi itong isa alien. Para ano, wala lang. May alien lang. Ayan, maliit lang din ba? Alien. Tapos kukunin ko lang yung mga pandikit. Saan ko manilagay? Wait nga. Ano lang siya, double-sided lang. Kunin natin. Tapos... Tapos ito naman, ayan, o diba, para naman hindi sobrang plain nung wall, naglagay kami ng supersize na clock. Diba, ayos ba? Tapos yung mga pandikit, dito yata, tingnan nga natin. Saan ko ba nilagay? So, ayan, nakuha ko na tong double-sided. Magugupit lang tayo, tapos ididikit natin dito.
Yes, ayan na siya, guys. Welcome to the bar. Tapos ito. Itong tatlong yan na parang tusok-tusok na yan, ilalagay yan dito sa ano, sa taas ng TV. Para hindi naman din plain, you know. Ayun, ano pa ba? Mga paanik-anik, bili kaming runner. Mga nakikita lang namin sa internet. Ginagaya lang namin. So, ayan. Tara. Magsagutan na tayo, guys. Patayin. Ganun, pula. Patayin muna natin yung mga ilaw. Yan, so yun na nga, no? Tayo'y magko-commentan na. If ngayon nyo lang ako nakita dito sa YouTube, ako po si Vince, Filipino YouTuber dito sa US. If hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button and yung notification bell para updated ka kapag meron akong bagong upload. And yun nga, if bago ka dito, please mag-subscribe ka na. Thank you! Gumagawa ako ng mga iba't ibang videos about buhay Amerika, ganyan-ganyan. Kung curious ka, panoorin mo yung mga latest videos or yung mga previous videos, I mean. And yun, tapos masagot ako ng mga comment-comment, mga katanungan ng mga tao dito sa YouTube. And follow nyo rin ako sa Instagram, Vince Leonardo. Okay, game. Diana Wiza Sistina, first, unahan, thank you. Sebastian Aterado, pastay naman, one night dyan sa inyo, quiz, pag nakapagbakasyon, ang mahal ng ticket. Ano ko, Airbnb? Mahal talaga yung ticket, yung round trip. 50k? Mura pa nga yun eh. Ewan ko, basta mga around ganong preso. Just kidding, congrats sa achievements, kuya. Thank you, Sebastian. Jamin Sinas, grade 12 pa lang ako, Kuya Vince, pero na-excite na ako sa future ko. Haha. Lalo na pangarap ko ding makalipat dyan for my family kasi feeling ko ang laki ng opportunities dyan. By the way, pa-shoutout po. Shoutout to Jam and Sinas. Welcome to my channel. Channel? Welcome to my channel. Subscribe. Dati muna po akong subscriber. Tahimik lang ako. Subscriber ka pala. Thank you. So, thank you so much, Jam. Emiliano Haran Jr. Bro Vince, oo nga pala. Di ba taga Armstrong Villas ka, malapit lang kasi sa amin yon? Oo, taga Armstrong Villas ako, para Paranaque City, with the South Kids. Taga saan ka? Taga Armstrong Villas ako. So, ayun, Emiliano, taga Monok, Paranaque ako. Armstrong Villas, to be exact. Nung ako'y nasa Pilipinas pa. Francis Franz Franco. Sarap mag-jog and play sports dyan, idol. Rabi tool po. Been planning to go there. My mother-in-law is a caregiver there in Chicago and my brother-in-law as a nurse. Most probably, that's the state I will be living in soon, hopefully, in God's grace. Yeah. Your every vlog is very informative, unlike sa mga ibang vlog dito. Puro wala lang, makagawa lang ng vlog. God bless you and your wife. Sobra. Actually, sino ba yan? Sino ba yung mga vlogger na yun? Hindi, joke lang. Okay. Thank you so much, Francis Franz Franco. God bless you too and your family. Death clown. Tama, lahat nagsisimula sa pangarap kahit buhay Pinas or US. Tiyaga lang. True. Sir, kung pwede, masingit sa vlog mo yung pag-build ng garden nyo. Oo, sige. Oo nga, no, hindi ko pa pala nakakita yung pinaka-backyard. Tsaka na. Kasi puro ano pa lang, puro soil. O yun, wala pang grass. Kasi syempre, diba, new construction nga sa bagong village lang to. Sa street nga namin, tatlo pala kami nakatira. Scary doon. Ang dilim pa gabi. Pero anyway, meron naman mga street lights. Observation lang namin, dito sa Amerika, kahit sa ang neighborhood, parang ang dilim ng mga bahay. Tapos may naisip na namin, kasi nga dito, magkakalayo yung mga bahay, diba, sa Pilipinas. Kakatabi, as in literal, magkakadikit yung mga bahay. Unless, nasa ano ka, Ayala o Labang, or nasa Forbes ka, diba, mga ganyan. Pero, yung mga typical ano, tayo mga nasa ano lang, nasa laylayan. Tabi-tabi yung mga bahay natin. So, kaya maliwanag, kasi lahat ng bahay may ilaw. Dito, magkakalayo yung mga bahay. Anyway, yun nga. Yung backyard namin, puro soil pa lang. Pag may grass na siguro, sige, mag-gardening tayo, ganyan. Matututo din ako. Darating din tayo dyan, unti-unti lang. Kung ano lang yung meron muna ngayon. Thank you so much sa suggestion, Dead Clown. Kapag meron na, mag-ano tayo, magtanim-tanim tayo. Tanim ay D-Biro. Don't mind my comment. Excited na ako makapagtapos at magtrabaho din dyan sa Amerika. Okay, sa pagtapos mo, punta ka dito kung gusto mo. Tayin kita. Adam Vlogs 37. Good job, bro. Thank you so much, bro. Adam Vlogs 37. Welcome to my channel.
So itong si Adam Vlogs 37, sa yung kung napanood niyo yung latest video nung nag-ano kami, nag-basketball kami, nag-volleyball kami, isa sa doon sa mga kabataan doon. So finalo nila ako, nag-subscribe sila. Thank you so much for subscribing, Adam. See you soon, bro. Retro Hype. Hello Sir Vince, congrats sa new house. By the way, may tanong pala po ako. May brother, sister po ba kayo sa Pilipinas? Kung meron, i-apply mo ba siya ng green card in the future when the time is right? Good question. Yes, meron akong brother na may pamilya na rin. Mas malaki sa akin. Mas malaki. Mas matanda sa akin. 2 years. Kuya Milo, hello. Hello sa inyo. Kung nanonood ba kayo ng vlogs ko. Pao and Baby Luis, hello. And si Moshi, yung kapatid kong babae na mas bata sa akin, nasa Pilipinas sila. When the time comes, yes, i-apply ko sila ng green card kapag, yun nga, when the time comes. Kasi, the more, the merrier. Nandito kami, lahat. Diba? Thank you so much sa tanong, Retro Hype. Next is Thomas Bautista. Congrats, Kuya Vince. Thank you so much, Thomas. Kuya Mark PH. Ang gulo ng kamay ko eh, no? Ang boring kasi mag-steady lang eh. Pero ganito talaga ako, guys. Sorry. Congrats again, Kuya Vince. More subscriber to come. Ask ko lang po, Kuya Vince, kapag ba college graduate ka, madali ba makahanap ng trabaho at kahit anong trabaho na hindi related sa pinag-aralan mo? May chance pa rin ba na matanggap ka? Thank you po and God bless. Oo, dito naman, sinasabi, hindi guys sa Pilipinas na pag hindi ka college graduate, parang hirap makahanap ng work. Dito, kapag, actually, dito nga kapag high school graduate ka, makakahanap ka na ng kahit anong work eh. Unless yung, kunyari, engineer, syempre hindi, kasi mayroong board exam yun. Nurse, hindi rin, kasi mayroong board exam. Ang sinasabi ko is, anong klaseng trabaho ba? Dito, wala namang discrimination kahit anong work mo. Work ka sa supermarket, work ka sa post office, kahit anong work yan, walang discrimination. So, kahit anong matapos mo, Kuya Mark PH, pwede. So, huwag ka mag-alala, huwag ka mabother na wala ka mahanap na work kasi mas long na natapos mo, kahit nga high school, G, magkaka-work ka. Promise, marami dito mga sideline. So, ayun, Kuya Mark PH, to answer your question, yes, merong chance, malaki yung chance na makahanap ka ng work. Basta masipag ka lang naman, yun. Importante. Hi, it's me. Pag may vlog ka, di talaga pwedeng di ako mag-comment sa recording. Yan, gusto ko sa'yo, ay, hi, it's me eh. Talagang pag nag 100,000 or 1 million, online 1 million, sige, 100,000. Pag nag 100,000 tayo, meron kang ano, balikbahin box. Balikbahin box. Thank you so much support, hi, it's me. Next is Edman. Parang ang saya naman dyan sa neighborhood nyo, sir. What factors did you consider when choosing the particular neighborhood nyo? I'm guessing a combination ng distance from city center versus housing prices. Hula lang talaga. Please enlighten us po. Ingat palagi. Medyo bago tong tanong na to, ha? Maganda. Thank you so much, Edman. What factors did you consider when choosing the particular neighborhood nyo? So, yun nga. Bago naman kami bumili, syempre, nagtanong-tanong din kami sa iba naming relatives. Ano ba yung dapat i-consider bilang first-time home buyers kami dito? Ang biggest factor talaga kapag pumipili ka ng bahay is, syempre, yung location. First, location versus dun sa yung distance sa work, syempre. Pangalawa, kung gaano kaganda yung neighborhood in terms of yung school district. When I say school district, yun nga, kung nasaan nakatirik yung bahay mo kasi, nabanggit ko na yata to sa iba kong vlogs, dito, hindi ka pwede, kunyari may anak ka, hindi ka pwedeng mag-enroll ng kahit saan mo lang gusto unless private school which is sobrang mahal. Dito naman yung mga public school, maganda rin naman. So, kung nasa nakatirik yung bahay mo, kung nasa yung address mo, kung kayong neighborhood kayo, I mean, lang mga bata yan, they all go to the same school. So, hindi yung pwedeng parang, hindi ka dyan, doon ka sa ibang school. Unless, may pambayad ka ng private school na malayo or sa iba nga. Pero kapag sa public school, kung saan nandun yung bahay, nakatirik yung bahay mo, doon mag-aaral yung anak mo. Dito naman guys, yung mga public school, ang ganda. Promise. Basta, ewan ko ba, iba yung level of education. Wala akong sinasabing hindi maganda sa ibang bansa, ha? Pero yung public school dito okay din. Pero meron ding hindi okay, kaya nga, the more na mas maganda yung school, dito by the way, merong school ratings, makikita mo sa public records na mag-google, yung rating yung school or yung ranking ng school sa isang city. Kunyari sa city na to, ganyan, kapag mataas yung rating ng school na to, mapapansin mo yung prices ng mga bahay doon sa kung nasan yung school na yun, mahal. Kasi nga, yun yung factor kapag bumibili ka ng bahay. Yun yung kinonsider namin, kailangan maganda yung school district. Doon, syempre, wala naman kaming anak, or wala pa kami anak, hindi natin alam. Basta, yun, kailangan i-consider siya kasi itong bahay na to, kinoconsider namin na pang long term or forever home, di ba? Hindi natin alam, pero mali mo, makalipat kami sa mansion. Mansion! Mansion.
So, ayan. We're thinking of long term na kailangan maganda yung school district, which is maganda tong neighborhood daw. Next, tinignan din namin yung crime rate. Mababa yung crime rate dito sa city namin. Unlike dun sa pinaka, ano, sa siguro south side ng Chicago, medyo mataas yung crime rate. Yun. Yun yung mga kailangan mo i-consider. Yung school district, yung location, ganyan. Though, anlayo ko ulit sa office ko, pero okay lang. Kasi naka-work from home naman ako until, I think, October this year. Medyo sure na. Matagal-tagal pa. Tapos, pagbalik na namin sa office, meron namang ano dito, mga train. At meron na akong sariling sasakyan. If nakasubaybay kayo sa channel ko, di ba, before, sobrang layo ng bahay namin. Ngayon, malayo rin yung bahay namin sa city. Pero, before, wala akong sasakyan, remember. Nagkukumit ako all the way talaga. Simula sa apartment namin, nagbabas ako papunta sa train station. Pag naiwan ako ng bus, kasi dito hindi naman parang Pilipinas na may bus eh. Dito may oras talaga. If you miss the bus, there's big chance. Actually, mamimiss mo na rin yung train kasi may oras lahat yun eh. Kapag na-miss mo yung bus, mamimiss mo na rin yung train, gets? So, yun yung problema ko before. Ngayon, may sarili na akong kotse. So, kahit hindi na ako mag-bus, diretso na ako sa train station. So, yun na lang yung dilemma ko. At saka yung train naman, nakaupo ka lang naman eh. Kasi wala ka na. Pagbaba mo, nandun na ako. Maganda, nandun na sa sentro, sa downtown Chicago. So, to answer your question, ang dami ko sinabi, diba? Sana nakatulong yun. Edman. Yung distance from the city, malayo kami. Pero ganun talaga. Para makabili ng ganitong bahay, ng ganitong, yun nga, malaking bahay, nasa malayo, nasa suburb. Tapos, yun na lang talaga yung kukonsider mo, yung school district, at kung gaano ka safe yung neighborhood. Yun. If you have other questions, comment down below, Edman. Sana nasagot ko yung tanong mo. At sana na-enlighten ka. Yung pala yun. Next is R. Hello po, kuya. Hello. Paano po mag-apply for a credit card dyan, especially po kung bagong dating sa US, plus wala pang work, plus undergraduate? Pwede kaya yun? Pwedeng-pwede. Parang sa Pilipinas lang din, di ba meron sa Pilipinas, for example, not sponsored, BPI. Di ba yung BPI, meron silang tinatawag na secured credit card. Yun ay kapag yun nga, bagong graduate ka lang college, ganyan-ganyan, wala ka pang nabibuild na credit history, mag-open ka ng, yun nga sa BPI yun, mag-open ka ng bank, tawag nila doon secured credit card, mag-open ka ng passbook worth 10,000, tapos bibigyan ka nila ng credit card na may credit limit na 8,000. Kaya sa tinawag na secured, ipuprove mo muna sa kanila na good payer ka. So gagawin nila yung passbook mo na inopen mo, kukunin nila na may 10,000. Bakit? Para in case na hindi mo bayaran yung credit card na binigay nila sa'yo na may 8,000 na limit, kukunin nila yung, yun nga, yun yung parang pinaka-collateral, yung passbook, which is may lamang 10,000. Kung good payer ka naman, siguro mga 6 months to 1 year, pwede ka na mag-apply sa ibang mga banko ng credit card. For sure, ma-approve ka. Kasi ganun yung ginawa ko. Diba? Same way works here. Ganun, kung baguhan. Pero nung kami dati, hindi na, wala na secured credit card, ganyan. Naalala ko dati, nag-apply lang kami, nung pagkarating namin dito, nag-apply lang kami sa Bank of America. Na-approve naman agad, for some reason, I don't know, wala pa kaming credit history, wala pang credit score, ganyan. Nag-apply lang kami, approve naman. Dito medyo lenient sila. Kaya siguro dito ang daming baon sa utang eh, no? Kasi mas ano nila, mas gusto ng mga merchants at mga financial institution mag-uutang ka kasi doon sila kumikita ng pera. So yun, to answer your question R, pwede kaya yun? Pwedeng pwede. Justin Yedrix. Wow, nasa intro pa ako, Kuya Beans. Kilala mo pa kaya ako? Oo naman. Tagal kong absent sa channel mo. No worries. Okay lang, as long as nanonood ka, na-inspire ka pa rin sa mga pinagagawa ko dito. Ryzen TV. Hi Sir Vince. Posible bang makahanap ako ng employer sa LinkedIn? Oo naman. Palagi ko binabanggit yun. Makakahanap ka ng employer sa LinkedIn. Possible. Swear. And also, I'm willing to shoulder the visa sponsorship cost. Wow. Yaman. And even my flight ticket. Okay. Thanks Sir Vince. God bless. Hope to see you soon. By the way, nakasubscribe ako sa'yo sa tatlo kong YouTube account. Ganyan! Dapat ganyan, guys. Just wanna support vlogger who give knowledgeable information to us. Maraming salamat, Ryzen TV. What if gawin mo kayang 1 million accounts? Gawin mo 1 million accounts para 1 million subscribers. So, or wag, masyadong ano. Mga 100,000 accounts para ano, medyo makatotohanan. Joke. Pero maraming salamat, Ryzen. Can expect yun na. Raymond Galang. Contents like this just show na dreams can be turned into reality kapag masipag. Dream, plan, act on it, and possibilities will be endless. Grabe. Well said.
Raymond Galang, maraming salamat. Kevin Joshua Dingding. Kuya, Vince sa park niya mismo malapit relatives ko. Talaga ba? Wow. So, talaga? Really? O tara, punta ka dito. Nice. Ah, wait. Paano mo nalaman na ano? Paano mo nalaman na doon sa park na yun? Sinabi ko ba kung tagasan yung isang park yun? Next, Alan Nadal. Congrats on the new house. Thank you so much, Alan Nadal. Korea CB aka Korea Cross Blended. Captivating content you created. Thank you for sharing. Grabe yung mga comment na ito. Pero maraming salamat. Thank you. Ito lang in Korean. Kumaho. Opa! Amiel Santa Ana. Yo, Sir Vince. Ako yung nag-message sa IG. Uy, oo nga pala. Na-reply na ba kita? Wait lang. Wait, yung sa ano ba to? Sa NDA cards? Oh, na-reply na kita, di ba? Kala ko hindi pa kita na-reply yan eh. So, ayan. Thank you. Patricia Ango. Oh, Rachel Ango? Joke. Saan po pwede maghanap ng employer dito sa Pinas para makapunta dyan? Imposible po ba makahanap ng employer kahit wala pang experience sa kahit anong work? I'm graduating next year and hopefully I can work there and my American dream will come true one day. I do really love your vlogs po. It really motivates me that everything is possible. Maraming salamat Patricia Ango na kapatid ni Rachel Ango. So, ano lang tayo, medyo real talk. I suggest magkuha ka muna ng experience para sure, kapag nag-apply ka na sa agency, actually, kapag pumunta ka naman sa kahit na anong mga agency, normally, nakasulat doon at least 1 year or at least 2 years or minsan pang 3 years experience bago ka makuha. Para safe, alam mo yun, para bago ka pumunta ng gera, kailangan may bala ka. Yan. Konting tiis lang, enjoy mo muna yung Pilipinas kasi kapag naka 3 years experience ka na, pwede ka na maghahanap ng iba't ibang work, ng agency, sa LinkedIn, ganyan, para more chances of winning. Yun. Yun yung suggestion ko lang naman. Pero yun, to answer your question, pwede ka, makahanap ng employer dyan sa Pinas para magpunta dito, yeah. Next is Patricia Yu. Nice community, Vince. Stay safe. Have a blessed day. Thank you so much, Patricia Yu. Have a blessed day as well. JDC08, hoy Joyce. Grabe, pwede ka na streamer, Beans. Streamer. Streamer ng Mobile Legends, pero sa cellphone lang. Okay sana, no? Kaso, ngayon nga, yung pagbablog ko, hindi ko kayang everyday eh. Parang once a week nga lang eh. So, ano lang, ganun lang yung peg. Pero, vlog-vlog lang muna tayo, Joyce. Ano na, Joyce? Feeling ano lang, feeling streamer. Harold Badwa. Nakasawa ni May Badwa. Ganyan boses ko. I'm back, Kuya Vince. Nasira phone ko, pero okay lang. Papanoodin pa din kita. Salamat, bro. Bakit nasira yung phone mo? Huwag kasi masyadong nood ng ano. Joke. Kaya sabi ko. Joke lang. Salamat. Welcome back, Harold. Next is Ariane. Ariane Grande. Congrats po sa new house. Thank you, Ariane. Thank you for sharing. Question lang po about sa mga investment sa US. Paano mag-start sa stock market and ano-ano pa bang paibang investments dyan sa US? To be honest, ang hirap, mahirap ano, mag-explain about stock market. Ang weird kasi yung work ko about securities, about stocks, about financial investment. Pero I myself, sinasabi ko sa inyo, mahirap siya. Kailangan talaga siya ng in-depth knowledge. Para makuha mo yan, kailangan mo talaga mag-research. Actually, magbasa-basa ka about Investopedia. Ano yun? Reliable yun. Investopedia.com. Or Google lang kung paano nag-work yung stocks sa stock market, paano mag-trade. Meron din uso ngayon yung mga cryptocurrency. Yun yung ginagawa ko ngayon. Yun, paano ba explain? Mahirap. Actually, yun, babantay. Paano ko explain ng in layman's term? Yun, in short, kailangan mo bantayan yung binili mong stock or crypto. Actually, everyday nga eh. Minsan nga, sa Starbucks, nakita ko, dati ah, may mga nakatambay dun, talaga nakabantay sila dun sa pagtaas-baba nung ano eh, nung graph, diba, sa stock market. Yung pinaka-rule is, buy low, sell high. Ibig sabihin, kapag bumaba yung preso, pwede kang bumili kasi mababa yung preso. Tapos pag tumaas yung preso, pwede mo ibenta, kumita ka. Yun, that's how you earn money doon sa buy and selling ng stocks. Ganon din sa cryptocurrency. So yun, hindi ko masyado na-explain kasi ang hirap, baka maubos ang isang buong araw sa pag-explain ng investments. Sorry naman, Ariane, pero yun, kung meron ka ibang mga tanong pa,
paano mag-start sa stock market? Paano mag-start sa stock market? Wala, mag-open ka ng maraming mga apps sa App Store or yung mga website na pwede kang mag-sign up para makapag-trading, trade ka, mag-buy and sell ka ng stocks or ng cryptocurrency. Yung iba merong down payment, yung iba libre lang. Tapos yun, pwede pag meron ka ng ano, ready ka na, nakapagbasa-basa ka na, pwede ka nang mag-buy and sell. Ito lang tip ko sa iyo, huwag kang mag-trade, mag-start mag-trading, mag-stock trading or crypto kapag hindi ka confident enough para kumbaga laruin yung pera mo para kasi ang casino. In short, madaling mawala yung pera. Make sure bago ko mapasukin yan, mag-google-google ka muna, ask some of your friends kasi for sure sa panahon ngayon ang daming nag-invest. Lastly is Pinoy Life USA, good job, thank you, hello. Yun lang yung mga comments for the last video. Gagawin ko na ito ngayon, i-edit ko na. Gusto niyo yun, same day edit. Maraming salamat sa pandanood, guys. Maraming salamat sa mga nag-comment at sa mga bagong subscribers. Welcome to my channel. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button at yung notification bell para naman updated ka kapag may bago akong upload. You know, follow nyo rin ako sa social media accounts ko. Ang dami, no? Pero follow nyo ako sa Instagram. And kung meron kayong personal question na, yun nga, ayaw nyo ma-publicize, message ako sa Instagram. Make sure to follow. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to this channel. I will see you on my next video. Bye-bye.